Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossy. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Dalangin ko po sa may kapal ang malakas na pangangatawan para sa ating lahat. Okay po, thank you po. Magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 2019, 20 piso. Meron tayong nabalitaan na 2019, 20 piso. Sold for 12,000 pesos. Yun. 2019, 20 piso. Sold for 12,000 pesos. Nabili po siya ng ano ha? Ng 12,000 pesos. Dito po saan yun? Dito po sa Pilipinas yun. Yan. Alam nyo, mangyari itong ano to. Itong 20 pesos eh. 2019. Hindi natin alam kung anong kadahilanan niya. Kung bakit binili niya ng 12,000 pesos ang isang 20 piso 2019, samantalang dun sa ano ha, samantalang dun sa Numista, ang presyo lang ng 2019 ay nagkakahalaga ng 183 pesos. Yan, dun po sa Numista yan ha. Tapos ang mintage niya po eh 2 million, yan, 2 million and 90,000 yun. Yun ang kanyang ano, yun ang kanyang mintage. Biruin mo yun. Mangyari, ang nagkatalo kasi dyan, yung bumili nitong ano ng 2019 na 20 piso to, wala siya talagang hawak na ano ha. Vlogger din po siya, mga collector, bagong collector, namimili siya ng coins, pero mga matagal na rin siya sa maraming nakakaintindi na rin siya sa ano, sa mga coins, kasi syempre etong 20 pesos, sinabi niya po, rare po. Rare po siya kaya binili niya, totoo po 'yun. Nagaano siya, nahirapan po siya maghanap ng 2019 na 20 piso. Pero ang totoo niyan po, hindi po siya rare. Kumbaga sa ano, ang kung tawagin itong 20 piso to, ano, scarce, is, dalawa po kasi yan, ha? Isang scarce tsaka isang rare. Pag sinabing rare, bihira, yun, bihira makita yun. Tsaka konti lang ang supply. Pero pag sinabing scarce, ano naman yun ha? May supply pero mahirap makuha. Ganun po ang pagkakaiba yun. Bali, ito pong 2019 na 20 piso po ito, hindi po siya rare. Ako rin, minsan nasasabi ko rin rare. Pero nung research ko, scarce pala siya. Yung bang scarce eh. S-C-A-R-C-E. Scarce. Yan ang bigkas nun. Pero ang iba, basa ron, scarce eh. Scarce. Pero scarce po talaga ang ano yan. Mangyari, etong 20 pisong to, 2019, scarce po siya, hindi po siya rare ha? Kasi mahirap lang po siya makuha. Kasi nga, pero may supply po ha. Mangyari, etong 20 pisong to, 2019, marami nga po. Kaya lang, hawak ng tao, hawak na ng mga tao. Hindi po siya umiikot sa sirkulasyon. Kaya yung po, medyo nabahala yung ano, nabahala yung collector. Kaya kahit 12,000 pero uncirculated na sinasabi niya, pero wala naman po talagang ano, uncirculated ito, lahat po nag-circulate. Pero syempre bagong labas, hindi nag-circulate. Naitabi kagad ng tao. Kasi ano, lumabas siya sa ano, nilabas po siya ng Central Bank. Yan. Kaya ito pong 20 pesos na to, scarce. May supply pero mahirap makuha. Yun, kaya binili niya ng ano, ng 12,000 pesos pero hindi pa po siya rare kasi marami pang supply eh. 2 million po eh, 90,000 ng ano no. Hawak nga lang ng mga tao yung 20 pesong ganito ah, yung 2019 ha. Hawak lang po ng mga tao. Siyempre yung iba nabalitaan nila eh binili ng 12,000, abay. Siyempre magkano yun, magpupuntahan lahat yun. Yung sa akin, bilin mo. Pero isa lang po ang nabili niya sa halagang 12,000. Pero at least meron na rin tayong record na ano, mayroong isang kolektor na bumili sa halagang 12,000 pesos. 183 pesos lang ang presyo na Numista, pero binili niya ng 12,000 pesos. Kasi isa sa kadahilanan nito, ito, 2019 na to, kapag nangulekta ka ng 2019, tsaka 2020, di dalawa na. Bali lumalabas, pag wala kang hawak nito, eto, papasok po itong 2019 na to, magiging key date po siya. Key date sa pagkokoleksyon. Kasi dalawa na, no? 2019, 2020. Kaya po tinatawag siyang key date. Kasi
Halos 2 million lang po ang may hawak nito, ha. May 2 million ang mintay siya, pero hawak na ng tao. Sa mga millennial, ang tawag rito eh, HTF, hard to find. Hard to find itong 2019. Pero sa mga matatagal ng mga nangongolekta, kung tawagin po ito ngayon eh, pasok po siya sa ano, key date. Ito po ang magiging key date ng 20 pesos. Doon sa piso, ang key date, yung 2005 eh. Yan, nagiging key date po siya para sa ating dagdag kaalaman. Eh syempre, itong mga ano to, ha, may mga kolektor talaga na matatapang ang pera. May namimili, ha. Biro mo, 12,000 yung binili, ha. Meron talaga, ganyan. Eh, maraming salamat naman, merong ganyang kolektor. Galante. Tulad po rin ng mga sinasabi ko sa inyo dati, meron talagang matatapang ang pera mga kolektor. Gusto niya, bibili siya ng mahal. Kasi para sa koleksyon niya, eh, maraming pera, no. Mayaman, no. Ayan. Okay po, nakuha niyo po ba kung ano po ba yung ano, yung scarce tsaka rare. Kasi nga, kaya niya binili ito. Kasi, na ano siya, parang nabahala siya, baka hindi siya makakuha ng ano, ng 2019. Pero marami po ito, ha? Hawak nga lang po ng ano, hawak nga lang po ng mga tao. Yan. Tapos kasi, pre, yung iba naman, sa mga hindi nabilan, eh, ganun po talaga. Ang ano po, ang 20 peso po kasing ganitong 20, pag hindi kayo nabilan, ganun po, meron po talagang kalakip na swerte kung ikaw ang matuturo. Now, kung ikaw talaga ang mabibilan ng 20 pesong ganito, pero at least may collection kayo, hindi man po kayo nabilan ng ganun, eh wag na po kayo magdamdam kasi at least may collection kayo. Darating po ang araw, hawak niyo po yan, yan. Pero kasi yung mga ganitong coins, pagka marami kang ipon na ganito, syempre, unahan sa pagano, pag may bumi, may naganap, unahan eh, pero sa pag-uunahan, ang dami po natin mag-uunahan, ha? Sa pagbebenta nito, ha? Ang dami po mag-uunahan kasi nga 2 million ang minted niya eh. Oh, tapos syempre, yung iba may mga hawak nito, no? Pwedeng mawala rin sa kanila. Syempre, pag nagipit, ipambibili nung pambibili, mapapasasakamay na ng iba. Kung may collection man kayong ganitong 2019. Kaya ingatan po natin ang ating mga coins. Minsan nawawala yung ganyan eh. Naliligaw. Kasi ano, minsan may tabi ka, tapos nakuha ng bata, kinulik, collection mo, nakita ng bata, oh, 20 pesos to, ah, pwede ipambili sa tindahan to. Yan, dyan po ang ano, isa po yan sa mga kadahilanan para mawala ang ating mga collection na coins na ipambili ng bata sa tindahan. Mapasa sa kamay na ng iba, bigla na lang maglalaho yan, tsaka, kaya masira, pero kung iingatan po natin siya mabuti, yun po, hindi po siya mawawala. Yan, ganyan ang istorya ng ano, ng mga coins na ating kinokolekta. Yan, swerte yan pa rin po. Kung sino ang mabibilan ng kolektor. Yan. Yung mga kolektor naman kasi bumibili naman po yan eh. Lahat naman ng kolektor bumibili ng mga coins. Yan. Siyempre, yung korsonada lang nila ang bibili nila. Pero meron po talaga mga kolektor na hindi bumibili ng ano, ha? Hindi bumibili ng mga coins, pero marami siyang collection, ha? Nag-aano lang siya, nangahanting lang siya sa sirkulasyon. Sa ano, bago labas pa lang ang pera, nag-aano na siya, nangungulek na siya, kaya kahit hindi siya bumili, meron siyang collection. Ayan po. Ayan po yung ano natin, ha? 2019, 20 pesos, sold for 12,000 pesos. Nabili po ng isang ano yan, ha? Isang collector, vlogger collector na po siya ngayon. Kasi nagbablog na siya, eh. Kaya lang, isa lang ang nabili niya sa halagang 12,000 pesos pero meron na tayong record na ano, no? Na bumili ng 2019, 20 piso ng 12,000 pesos. Biruin mo yun, no? Binili niya, no? Mapera, matapang yung kanyang pera. Ayan po, ha? Sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.